Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong apat na usapin na obligado sa bawat Muslim na kanila itong isaalang-alang at kanila itong ugaliin. Alin itong mga usapin na ito? Ito po ay nasipi mismo sa kitab o aklat na sinulat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na pinamagatan niyang Al-Masailul Arba. Ibig sabihin ang apat na usapin. At sinabi niya rito, I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'a masail. Alamin mo, ikaw na kinawaan ni Allah ta'ala, na mayroong apat na usapin na obligado tayong matutunan at obligado tayong alamin. Una rito, al-ilm. Ang ilm o ang kaalaman. Wahuwa ma'rifatullah. Ang ilm o kaalaman na tinutukoy dito ay ang pagkakilala natin kay Allah. Wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam at ang pagkakilala natin sa propeta, sa sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam at ang pagkakilala natin sa reliyong Islam bil adilla na naaayon sa mga batayan ng Quran at ng Hadith. So ito pong ilm na tinatawag mga kapatid ay una po itong inutos ni Allah Ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kanyang sinabi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, magbasa ka at magpahayag ka sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. At ganun din naman ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Sinabi ni Allah Ta'ala, alamin mo o Muhammad at aralin mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin at kilalanin liban lamang kay Allah at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong mga sa iyong pagkakasala. Yun ay unang-una na kanyang itinuro o kanyang iniutos sa atin. At ang makilala natin ng huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong mga susog din na tinatawag na batayan mula sa Quran at sa Hadith na otentiko nating matutunan mula sa paanan ng ating mga ulama, sapagkat hindi natin makikilala kung sino si Allah at ano ang kanyang purpose sa atin kung hindi natin kilala at inaral ang sugo sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang buhay. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Naririyan niya, tiyak na naririyan na ang pinakamainam na halimbawa sa inyong sa sugo sallallahu alaihi wasallam kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sa sino mang naghahangad sa kay Allah Ta'ala na kanyang makatagpo at sa kabilang buhay at umaalala kay Allah ng maraming beses. At ang pagkakilala o kaalaman patungkol sa reliyong Islam na mayroong tinatawag na adilla o mayroong mga batayan sapagkat hindi tayo maaring magsalita tungkol kay Allah, tungkol kay Propeta Muhammad, tungkol sa Islam nang wala tayong batayan. Sapagkat ang Islam ay siya yung tunay na pagsuko kay Allah Ta'ala sa pamamagitan ng tawhid at ang pagtakwil sa shirk o pagtatambal sa kanya at sa mga tagatangkilik nito. Yan ay binigyang pakahulugan ng ating mga scholar upang hindi tayo maligaw. Pangalawa, al-amalu bih. Ibig sabihin nito ay isagawa natin kung nalaman na natin ano ang hatol ng bagay na yon, ano ang dapat gawin ay isagawa natin. Huwag tayong gumaya sa mga Yahud, sa mga Hudyo at ganun din sa mga iba pang nangaligaw na ang kanilang kaalaman ay hindi nila isinasagawa. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. O mga mananampalataya, bakit ninyo sinasabi ang hindi ninyo ginagawa? Higit na kapuot-puot kay Allah Ta'ala at kasumpa-sumpa sa kanya ang pagpaniniwala ng walang gawa na tinatawag. Kaya kinakailangan na isagawa natin kung atin itong nalaman at iwasan kung alam nating pinagbabawal. Pangatlo, at da'watu ilayhi. Matapos mong maalaman, matapos mong i-apply sa sarili mo, ay mag-anyaya ka tungo dito. Sinabi ni Allah Ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Manawagan ka at mag-anyaya ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at sa pinakamainam na pamamaraan at sa pamamagitan ng hikma. Ang hikma rito ay walang iba kundi ang sunna. Sapagkat sinabi ng ating mga scholar, sa tuwing babanggitin sa Quran al-Karim ang pangalan ni Allah Ta'ala at binanggit ang hikma, wala itong ibang pakahulugan kundi ang tarika o pamamaraan sunna ng sugo sallallahu alaihi wasallam. So magiging useless ang kaalaman kung alam mo na at in-apply mo na pero hindi ka naganyaya tungo dito. Pangatlo na pangapat na tinatawag, sabru alal adha fihi.
yaong pagtitimpi sa mga balakid na iyong ma-encounter, iyong mahaharap, pagsubok na makakaharap mo sa iyong pag-aanyaya tungo dito, pag-aaral tungo tungkol sa kalamang ito at pagsasagawa nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Fasda' bima tumar wa a'rid anil musyrikin. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ituloy mo kung anong iniutos sa iyo ni Allah, gampanan mo at gawin mo, at tumalikod ka, huwag mong pansinin ang mga hindi mananampalataya, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. So siya'y tinuruan ng pagtitimpi rito, na hindi na patulan, hindi na sagutin, hindi na lingunin pa kung anong sinasabi ng mga kalaban ng katotohanan. Wad dalil, at ang matibay dito pinag-isa sa aya na ito, sa sura na ito, ang lahat ng mga nabanggit natin ay ang sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Asr. Sinabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabar. Sumumpa si Allah Ta'ala sa pamamagitan ng oras na siya din ang may likha. Tunay kasabi niya na ang tao ay nasa tiyak na kalugian, maliban na lamang sa mga mananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, tumutupad sa kanyang utos at nagtutulungan sa katotohanan at nagtutulungan sa pagtitimpi. Nagtutulungan, nagpapayuhan sa katotohanan at nagpapayuhan sa pagtitimpi. Sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah tungkol sa aya na ito, Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum. Kung hindi na si Allah Ta'ala nagpadala, nagpababa ng anumang ebidensya o katibayan mula sa kanya, liban lamang dito sa sura na ito, ay sapat na ito sa kanila. Sapagkat pagarabagang nabubuod niya ang lahat ng mga kalagayan ng alipin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya naman sinabi ni Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sa kanyang paglalagay ng kapitulo o chapter, kabanata sa kanyang kitab, na pinamagatan niyang Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ibig sabihin ay kapitulo o kabanata na kaalaman muna bago magsalita at gumawa. At yun na nga nabanggit natin kanina at binanggit ni Imam al-Bukhari ang dalil tungkol dito sa Surat Muhammad na sinabi ni Allah, Fa'alam annahu la ilaha illallah wastagfir li dhanbik. Alamin mo ya Muhammad at ang mga mananampalatayang kasama mo, naniniwala sa iyo na walang ibang Diyos na marapat sambahin, kilalanin, liban kay Allah, at ikaw ay humingi ng kapatawaran sa kanya. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. At dito ay mahino sa ayat na ito, nagsimula si Allah ng pag-utos ng kaalaman bago pa man ang pagsasalita at pagsasagawa. Naway nakapagbigay tayo ng kaunti at pahapyaw sa inyo na aral na inyong matutunan mula sa kitab at sa sunna. At yun po ang apat, huwag po nating kalimutan, ang apat na yun na obligato nating malaman, isabuhay at anyayahan ng mga tao dito at pagtimbihan.